It's Jane Wu. Welcome back. Andito na naman po ako at nagbabalik ang aking pagluluto. Dahil ako'y wala po talagang magawa dito sa bahay, kaya dinadaan ko na lang po sa vlog. So today po guys, ang i-share ko po sa inyo ay ang pagluto ko po ng prawns or hipon na tatlong klase. Na simple lang po nating kayang gawin ito na marami kang magagawa sa hipon. Pero sa akin po, tatlong klase lang. Kasi yung sinigang, hindi po ako mahilig sa sinigang na hipon kasi naasiman po ako. Kaya mostly ito lang po yung mga kaya kong gawin at para sa akin mabilis lang. At bago po natin umpisahan yan, gusto ko pong magpasalamat sa aking asawa na pinilihan po niya ako nito. Ayan po ang binili sa akin ng aking asawa. Simpleng bagay lang pero nakakataba ng puso dahil naaalala po niya yung mga kailangan ko sa sarili ko. At siyempre mahilig po magluto. Ayaw po niya ng naghuhulog ang aking hair. Diyos ko, siya po ay sensitive. Kasi last time, nagluto ako, nakakita siya ng hair sa kanyang kinakain. Kaya nagulat siya at nasabi niya, oh my God, humanin po. Kaya ayan, binilhan niya ako ng ponytail na pagkarami-rami. Diyos ko, asawang malandi. So, makeup po siya rin po ang bumibili sa akin. Diyos ko, siya pa namimili. Diba? Ang ganda ng ganung asawa na tandem mo sa kalandian. Diba? Sa kaneknekan, sa mga lang ating mukha. So, umpisahan na po natin ang magluto. Kaya, panoorin mo po itong aking vlog. Thank you guys! Ayan po guys, bago ako mag-steam ng prawns or hipon, nilagyan ko muna siya ng buong pamenta, tapos slice na ginger, yung luya. Ayan. May slice na luya, tapos merong mga pamentang buo para hindi po siya malansa. Tapos dito naman po, nilagyan ko na siya ng mahilig po talaga ako sa pamenta na durog, yung powder. Tapos nilagyan ko ng asin, black pepper. Bago ko po siya i-steam. Naman po hipon ay nilagyan ko siya ng salt at black powder pepper. Pangkumulo, nilagay ko po siya. Ayan. Tapos ipapatong ko po yung hipon dyan. Idea ko lang po ito, hindi po ako kumakopy sa mga YouTube. Sarili ko tong idea, sarili ko po itong content kung paano ako magluto. Ito po iniisip ko po na talaga. Ngayon po, naipatong ko na po yung hipon. Nalagyan ko po ulit ng konting asin kasi po konti lang yung nailagay ko kanina. Tapos black pepper powder ulit. Isa nila para mabango siya. Tapos, takpan po natin ulit.
na ako ng sus. Ayan, mainit talaga ako sa siling labuyo, lalo na mainit ang malamig na po ang panahon. Lalo na naman ako mahilig sa maanga. Ayan, silipin po natin sa labas, oh. Oops na naman. Ayan na naman yung lamig. Umpisa na naman ang winter season. Umpisa na ako mag-chop ng chili, ng garlic, at na kung ano-ano pa. Ayan, na-chop ko na po ang chili, onion dip, at garlic para dito sa soy sauce. Tapos yung soy sauce po, ito parang kikuman. Yung soy sauce na may suka na, parang pinaghalo na siya. Maasim-asim, maalat-alat, na manamis-namis. Pero siyempre, nalagyan ko pa rin na konting asukal dahil hindi siya totally masyadong matamis. Gusto ko sa soy sauce kasi sa sausawan kasi, lalo na pag ipon, manamis-namis. Ayan. Tapos ilalagay ko na to. Ayan, meron na akong nagawang soy sauce. Ang sarap ng gawa ko pang alam mo yung mga soy sauce na sausawan hotpot shabu-shabu. Ganito siya kasi yung toyo, iba yung ginamit kong toyo. Yung pang tikuman talaga siya. Ayan na. Gawa na akong sauce. Na super anghang-anghang-anghang talaga sa malamig na klema. And after 5 minutes, kung alam natin dilaw na siya, buksan na natin. Ayan. Okay na siya. Check ko siya. Ang bango ng amoy. Kasi nga, nilagyan ko yung water ng luya. In Chinese, ang luya ay sinjang. Ayan na. Okay na siya. Ilipat ko siya. Alam niyo to, in-steam ko muna. Makakapagluto po ako dito ng tatlong klase po siya na simple lang siya. Kasi pag isa lang niluto ko na umaya ko, gusto ko iba't ibang klase. Parang tatlong hipon pa din, pero tatlong klase ng pagluto ko. Panoorin niyo lang po ha. So, ililipat ko na po ito. Ayan, mainit. Lagay ako ng ililipat ko siya dito. Simple para masala yung water. Ayan, may nagawa na akong steam. Ngayon, hahatiin ko to sa tatlo dahil may gusto akong gawin. Ayan guys, nagpainit ako ng kawali at gusto ko naman isang agsyal. Actually, gusto ko sa hipon yung inihaw. Pero mahirap mag-ihaw dito. Mausok-usok dito. Kaya, pasangag na lang ang aking ginawa. Ayan, tapos lalagyan ko na lang siya ng kunting... Lalagyan ko na lang siya ng kunting oil. Ayan. Ayan, nilagyan ko ng kunting oil at ang bago naman talaga ng pasinangag. Kala mo, ihaw din siya. Favorite ko itong ngawali na to kasi parang muna karalis kasi nag-iihaw ka rin dyan tsaka hindi siya nasusunod. Ayan guys, ang bango-bango ng amoy niya para din siyang iniihaw. Lagyan ko ng kunting oil. Ayan. Yung una yung steam ko ngayon naman, sinangag ko naman. Ayan, okay na siya. Sinangag na siya. Pwede na siyang angunin. Ayan, pinatay ko yung ilaw dahil sobrang liwanag. Hindi makita yung tunay na kulay. Ayan. At ito na yung pangalawa kong ginawa sa hipon. Po yung una, steam, pangalawa, sinasabi.
ilalagay ko siya na may kunting oil. At ano naman kaya ang gagawin ko sa pangatlong luto? Eto na guys, ang pangatlo. At dito kayo maa-amaze dahil ito ang pangatlong luto ko sa hipon. Atin ng kunting oil or mantika. Kunti lang kasi meron tayong ilalagay dyan. Guys, ayan yung ihahalo ko sa pangatlong luto ko. Tingnan nyo ah, sarili ko lang tong idea dahil kulang na naman po ako sa mga ilalagay. Wala akong buttercream. Dapat buttercream talaga. Pero alam mo, ilalagay ko na lang kasi since ito yung available na nakita ko sa ref. Cheese! Wala akong oyster sauce. Kaya ito na lang po ang ilalagay ko. Kunting honey. Tapos, kukuha na lang ko ng kunting soy sauce dito. Ayan! Umpisa na natin. Ayan, inuna ko na ang cheese. Para rin naman ko kasi bagay ko yung cheese. Ako, ang lakas na nga po ito. Kaya, bilis pa sa ito pa. Yung ano, cheese. Ayan. Lagay na natin ang chili. Ako, kakaibang luto ni Jane. Mukhang mas masarap itong pangatlong idea. Yung sarili kong idea sa aking pagluluto ng hipon. Ilagay ko na ang hipon. Magagawa ka ng paraan pag kulang ka talaga sa mga rekado. Na. Tsak, mas masarap ito. Sa original na luto na pang-restaurant. Lalagyan ko na siya ng konting honey. Ayan, honey. Rest honey. Para masarap at panamis na mis. Ayan. Ayan na guys. Naamoy ko na. Mukhang mas masarap kesa sa mga dati kong ginagawa at niluluto sa Pilipinas. Na talagang ang tunay na nilalagay talaga buttercream at oyster sauce ngayon. Trinay ko ang honeybee at ang tinunaw na cheese. Ayan na. Ilalagay ko na po ang garlic. Actually, na-steam naman na ito kanina kaya madali lang po maluto talaga ang hipon. Ayan na ang garlic. Hila natin ang apoy. Ayan. Yung pagluto ko po ng garlic, actually, hindi ko po talaga luto ng todo. Fresh lang po siya. Mga ilang minuto lang. Ayan na. Napakasarap ng aking simpleng luto ng hipon. Galaw nyo ha. Yung hipon na yun, napatatlo ko po siya ng luto. Ayan. 2-3 minutes lang. Luto na. Okay na. Pwede na po siyang ahunin. Ayan. Kaya yung aking anak sa Pilipinas, namimiss na nila ang aking luto dahil madalas ko silang nilulutuan ng mga seafoods, lalo na ang hipon dahil favorite talaga ng mga anak ko ang hipon. Ahunin na natin. Parang ito yung pinakang masarap na luto. Yung pangatlo.
as in pagluluto na may kahalong love and kilig. Kailangan pag nagluluto kayo, nasa puso, masaya kayo para yung niluluto nyo masarap din. And na siya. O, tignan nyo, diba? Napakasimple lang at napakadaling iluto. Tcharam! Ayan! At tatlong klasiko pong nilutong hipon hindi. Steam at fried. Kasi nangagin may kunting oil. At syempre yung glass. Sweet and sour. Spicy prawns. Sana po meron po kayong nakuha sa aking idea kung paano po magluto ng hipon na simple lang at madali at masarap. At yun lang po guys ang aking vlog at shinare po ngayon. Sana po ay napanood niyo po ang aking vlog at sana po ay try niyo rin pong gawin. Ito na at si Habi na po ang magluluto ng gulay dahil kailangan pag nagluto ng gulay ay ng ibang ulam, may kasama pa rin laging gulay si Habi. So yeah, thank you guys for watching. Ribs para kay Lucian. Ito naman ang aking luto. 4 soft ribs na may puti. Ito na ang soft Lucian. 2 pork ribs na may potato dahil favorite ito ni Lucian. Alam niyo naman yung aking anak. Ang aming unico iho ay may sariling food. Sarili kong niluluto. Binubukod ko siya kasi minsan hindi siya pwede sa ibang luto ko dahil mostly puro maanghang. At luto ni Habi. Sobrang lakas ng apoy siya magluto dahil gusto niya laging nagmamadali. Yan naman ang gulay na luto niya. Ito na yung luto ni Habi. Vegetable. Okay na. Ayan po guys. Let's eat po. Sabayan niyo po kaming mag-lunch ni Habi at ni Lucian. Siyempre pag ganyan ang ulam, hindi mawawala sa akin ang kape. Lagi.